starving capital of the Philippines kung ituring ang bayan ng Paite sa Laguna. Pero hindi lamang likas na malikhain ng mga taga-Paite, kundi malalim din ang pananampalataya. Si Cesar Apolinario on assignment. Sa paanan ng bulubundukin ng Sierra Madre, matatagpuan ang bayan ng Paite. Maliit man, di naman masusukat ang yaman ng kasaysayan at kultura ng lugar. Bayang Masini. Yan ang taguring binigay nila sa bayan ng Paite. Ang dugusan kasi sa bayan ng Paite, hindi lamang ginawa, hindi lamang pinagawa, kundi isinapuso na rin ng mga tigasay. Bayang Makasini, yan ang taguring binigay nila sa bayan ng Paite. Bagamat ang bayan ng Paite ay munti, ito ay sagana at pinagpala sa aspetong likas na yaman maging sa bukasyon na espiritual. Ang bayan ng Paite ay tinatag taong 1580. Noong hindi pa man ito isang ganap na bayan, ito ay pinamumunuan ng mga hari, ng mga raha. At ang unang trabaho ng mga nakatira sa bayan ng Paite ay ang paggagawa ng balanghay. Hindi pa nagsimula sa pag-ukit. Ngunit ginagamit na nila ang Paet dahil dito nagmula ang pangalang Paete. Nang may dalawang paring Pransiskano ang naglayag at dumalaw sa bawat bayan sa baybay ng Laguna, tinatanong nila kung anong bayang ito. At nang nagpunta sila sa bayan ng Paete, may nakita silang mag-ukit. At tinanong nila kung anong bayan ito. Dahil sa hindi pagkakaunawa nung nag-ukit, sumagot siya ng Paet na may tunog na EH sa dulo. Na dahil inakala niya na ang tinatanong sa kanya ay ano ang tawag sa bagay na hawak ko. Yan sumagot siya ng Paet. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, ang bayang ito ay tinawag ng Paete. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang bayan ng Paete hindi nagsimula sa pag-ukit. Ito ay nagsimula muna sa payak na paggagawa ng balanghay. Ang gamit pa lang sa Paet sa paggagawa ng balanghay ay ang ginagamit sa pagkikinis ng mga tabla sa tagiliran ng mga balanghay. At mula noon, naisip nila na ang mga Paet na hawak nila ay hindi lang para sa pagkikinis ng mga tabla ng balanghay. Ito ay maaari pang gamitin sa ibang bagay. Kaya't nagsimula na silang gumawa ng mga muebles o furnitures. Hindi pa mga santo. Dahil wala pang Kristyanismo sa bayan ng Paite. At sa pagdating ng Kristyanismo sa bayan ng Paite, taong 1602, dala ng mga paring Pransiskano ang misyong San Lorenzo. At sa pagdating ng Kristyanismo, dito na nagsimula ang sining ng pag-ukit ng mga santo, ng mga anito o ng mga puhon. At dito sa bayan ng Paite, kasabay ng pagbibigay ng titulong Carving Capital of the Philippines o Sentrong Lilukan ng Pilipinas, hanggang sa kasalukuyan, ito pa din ang sentro ng produksyon ng mga santo halos sa buong bansang Pilipinas. Kaya dito sa bayan ng Paite, napakakulay at napakasining ng pagdiriwang ng mga mahal na araw. Ang debosyon sa bayan ng Paite ay napalalim at lumalim ng lumalim pagdating ng mga panahon. Ang debosyon kasi sa bayan ng Paite hindi lamang ginawa, hindi lamang pinagawa, kundi isinapuso na rin ng mga tibay. Gaya na lamang tuwing Linggo ng Palaspas. Tuwing Linggo ng Palaspas, nangyayari yung pagpaspas ng mga palaspas doon sa maliit naming kapilya sa may Ermita. At doon, sinagsimula ang posisyon doon ng simbahan. Habang nagagalap ang posisyon, mayroong mga manang o yung mga matatanda sa simbahan, matatandang babae, na naglalatag ng kanilang mga bandana bilang simbolo ng pangyayari na tulad ng kay Kristo nung sinalubong siya ng mga taga-Jerusalem. Ang paglalatag ng mga babae ng Jerusalem ng kanilang mga belo upang daanan ni Kristo. Ito ay silbing red carpet, kumbaga, na dinadaanan ng pari patungo sa simbahan. Bukod doon, nagkakaroon din kami ng apat na pagtigil dun sa mga istasyon kung saan nandun yung mga bata na nagsasaboy ng mga petals ng bulaklak habang kumakanta ng Hosanna, Hosanna, Hosanna sa anak ni David.
pagdating sa simbahan, ipagpapatuloy ang banalang misa. At pagkatapos ng misa, isasagawa ang paghatid sa Mahal na Sinyo sa tahanan ng Lagamadero. Ang Mahal na Sinyo sa Paite ay isa sa namumukwantang imahen na meron ang bayan ng Paite. Bukod sa katandaan nito, ay ito rin ang may pinakamalalim na dimensyon ng mga tao. Kung saan buhatin ng mga kalalakihan ang kalandra ng Mahal na Sinyo o yung nagsisilbing atawal niya upang dalhin sa tahanan ng Lagamadero. At doon siya ay puburol hanggang Biyerno Santo ng tanghali. Yung Lunes Santo naman, sinasagawa ang pabasa ng Mahal na Pasyon. Sinisimulan nito na ikapito ng gabi hanggang sa pangkuhang iway-iway kinabukasan. Ang Pasyon sa Bayan ng Paite ay naiba. Naiba in terms of tono na ginagamit ng mga Paiteño. Ito ay hinango sa tono ng pananalangin o pagsamo ng mga sinasabing manggagamot noong mga unang panahon. Tuwing Martes Santo ay sinasagawa naman ang prosesyon ng maliliit na imahe. Ito ay silbing pagbuhay sa matagal nang natalikdang laway ng mga bata noong unang panahon. Ito ay ang pagpuposisyon ng mga bata gamit ang mga lumad na kinorte bilang imahen ng santo at ginagayakan ng mga dahon at halaman na nakukuha nila sa mga tabi ng kanilang bahay. Ito ay silbing training grounds ng mga bata upang sa kanilang kabataan pa lamang ay tumanim na sa kanila ang tradisyon at devosyon at kung paano nila gagawin para nila isasayos sa mga imahen na pag-aari ng kanilang mga pamilya sa darating na panahon. Ang Miyerkules Santo sa Bayan ng Paite ay isa sa pinakatampok na araw sa buong mahal na araw. Dito ay sinasagawa ang pagpapaligo sa Mahal na Sinyo. Noong aplikasyon ng umaga, ay sisimula ng pagpapaligo sa pagpapad at pagpapalok sa Mahal na Sinyo sa kanyang tanging buhay. Pagpupunasan siya ng ulak na may agwa de colonia at na may halong lamban. Pagkatapos nito ay papasok siya sa kubol at doon pausugan sa loob ng ilang oras. Ang tradisyon ito ay halaw sa pagmamamibay sa mga atkubo ng unang panahon, kung saan pinapahiran nila ito ng pabango at pinapausupan. Ito rin ay isang paraan upang mapreserve palalo ang antikong kahoy na Mahal na Sinyo. Habang ginagawa pagpapaligo, ang mga matatanda ay nagdadasal ng Santo Rosario at pinapanalangin ng pagaling ng kanilang mga sakit. May tuturing na sa Bayan ng Paite, naroon ang isa sa pinakamahabang posisyon tuwing mahal na araw sa buong bansang Pilipinas. Ito ay binubuo ng 60 mga imahen at ito po ay mga sukat na katulad ng sa tao. Isa sa pinakatampok na posisyon sa Bayan ng Paite, ang posisyon ng salubong. Kung saan 60 imahen ng pagpapakasakit ng ating mahal na Panginoon ang pinapakita at sinasalangawan. Dito din sa posisyon ng salubong isinasagawa ang salubong ng Mahal na Biren at ng Jesus Nazareno, salubong ng Santa Veronica at ng Jesus Nazareno at ang salubong ng Santa Veronica at ng Mahal na Biren. Ang mga imahen sa Bayan ng Paite ay gaya nga ng sinasabi niya is the moving saints o Paite. Yung mga nabanggit kong imahen, sila yung mga napapagalaw ng imahen. Hindi dahil sa isang milagro o sa isang himala, kundi dahil sa isang mekanismo na nakakabit sa loob ng katawan nito. Ang mekanismo ito ay hinihila ng mga lever kung saan gagalaw ang kamay, ang ulo, upang pahiran ang mukha ng ating Panginoong Kristo na nasa pagpapasakit sa Diyos. Ang Huwebe Santo sa Bayan ng Paite ay isa namang araw kung saan sinasagawa ng mga senturyon isang samahan sa Bayan ng Paite ng mga nagtsatsato upang ipakita sa mga kabataan ng Bayan ng Paite kung ano ang hirap na dinanas si Cristo. Doon isinasalarawan, sinasadula nila ang Passion of Christ. Ang Biyernes Santo sa Bayan ng Paite ay ang araw kung saan labis maramdaman kung gaano kalalim ang devotion ng tao. Simula sa bata hanggang sa pagtanda nito ay ang pagkita ng kanya-kanya bilang devotion ng penitensya sa pagkamatay natin. At sa Bayan ng Paite, isa sa tinuturing naming kayamanan
ay ang imahe ng Santo Entierro o ang banal na katawan ng patay ni Jesus. Halos lahat ng simbahang Katoliko sa buong Pilipinas ay may imahe na tulad nito. Ngunit ano ang espesyal sa imahe na nandito sa bayan ng Paite? Ang imahe na nandito sa bayan ng Paite ay pinaniniwala ang ginawa pa toong 1516. Maraming magtatanong, paano magkakaroon ng imahe ni Kristo taong 1516? Taong 1521 dinala ni Magellan ang Kristyanismo sa Pilipinas. At ayon sa kasaysayan at sa pag-aaral, napatunayan na ang imaheng ito ay hindi gawang Paite, hindi din ukit dito sa bansang Pilipinas. Ito ay produkto ng kalakalang Acapulco to Manila, Manila to Acapulco. At dinala dito ang imahe ng mga paring Pransiskano taong 1730, July 24, kinabukasan ay piyesta ng aming bayan. Kasama nito ang ima sa pinakamahalagang imahen sa bayan ng Paite. Ang ivory na imahen ng Santo Niño Bambino, ang ivory na imahen ng aming mahal na patron, Santiago Apostol, ang ulo ng Nazareno, ang ulo na pang-Biyernes Santo ng Mater Dolorosa, at ang mahal na Senyor. Maraming magtatanong, paano madadala ng isang maliit na galyon ang imahe na tulad ng Santo Entierro? Dahil ito ay medyo may kahabaan. Dahil ito sa kadahilan na ang imahen ay merong espesyal na katangian, ito ay complete joint as human. Kung ano yung joints na meron tayong mga tao, eh meron din siya. Ultimo, yung eyelids or talukap, eh meron siya. Maaari siyang makita na nakapikit, nakamulat, nakaluhod, nakapako sa krus at nakahiga. At dahil dito, kaya siya nadala sa isang maliit na galyon. Sa ganap na ikatatlo ng hapon, ay sinasubo ang pagdapit sa manasin. Gaya ng pagdapit sa isang namatay na kaayon. Sinusundo ito ng pari at ng mga deboto sa tahanan ng nagkamadero patungo sa simbahan. Dito, pinubuhat ng mga debotong lalaki ang alandra ng mahal na sinyo patungo sa simbahan. Ito ay ang kanilang way ng pagpapakita ng debosyon sa mahal na sinyo. Pag sa bayan ng Paite, hindi mo makikita na may mga naghahampas o yung mga nagpipinidensya na gamit ang nagamit sa pananakit sa sarili nila. Pagkatapos ng pagsampasok sa araw ng Diyos, ay sinasagawa ang posisyon ng pagtibig sa patay na imahen ng ating Panginoon Jesus. Ito ay pinuposisyon sa buong bayan ng Paite. May mga batang gumagamit ng palakpak o yung wooden clappers. Ito ay nagsisilbing pabala na parating na ang banal na katawan ng patay ni Jesus at nag-aanyaya upang magsasalo na lang. Ito rin ay sinasabi ang pagtawa o ang pagdiriwang ng mga Hudyo nung maghanap nila, nung magawa nila ang kanilang nais na patayin ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ay silbing debosyon ng mga bata. Bilang bata pa ay sinasagawa na nila ito upang may pakita ang kanilang pagbabayad sa mga nagawa nilang kasalanan. Meron din naman mga bata na binibigisan ng anghel upang ipaalala na ang mga bata ay isang pangangin. Ito ay ako rin ang kanilang mga magulang upang iligtas ang kanilang mga anak sa anumang sakuna o anumang sakit na maaaring tapukin nito sa mga darating. At sa paglawig at sa paglipas ng panahon, dumami ang mga nagdedebosyon sa imaheng ito. At isa sa mga patunay ng himala ng imaheng ito ay ang caretaker ng parokya dito sa bayan ng Paite, si Brother Florentino Juarez. Nangyari sa akin yung mana ng mahal na sinyo. Nangyari sa akin na ma-aksidente. Ang aksidente yung nag-aayos ako ng ilaw sa labas ng simbahan. Doon sa may kulay. O nang pipista noon ay. May perya dito sa patio. May madilim pagdadaan paggabi. Yung ginawa ko ay martis noon. Pagkatapos ng misa. Inaayos ko yung mga ilaw. Yung dito napatapat na ako dito sa may tulay. Yung ginagamit kong ladder, ang lock. Yung may kumalas. Yung pagkalas ng lock, nahulog ako. Taas ng aming 10 feet. Tumama yung ulo ko sa bato. Nagkameron ako na comatos. Meron pala ako na. Nung dalhin ako sa center, sabi nung nurse doon, kaya ang daw ay kailangan ipadala sa Santa Cruz.
provincial. At ako naman doon sa provincial ay yung CT scan ay sira. Kaya pinadala ako sa, ano, sa community hospital sa San Pablo. Nakita ngayon na kamayroon ng damage yung utak ko. Kamayroon siya ng, ano, ng blood clot na kailangan daw makapira yun, maalis. At pamamatay ko yun ay. Di sa madali sabi, dinala ko sa PGH sa Manila. Doon ako opera yun. Sa bago ako opera yun doon, sinitiskan din uli ako. Nakita kami namumuhong ang dugo doon sa utak ko. Tapos, nung mangyari yun ni July 11, yung July 15, yung senior ito, mana senior, may ilalahad, ilalagay siya sa andas dahil ipagnonobena siya. Eh, kataon na ako nagtatabi ng ibang gamit na yan. Yung mga gamit sa andas, ganyan yung ilaw. Hindi ako nag-iingat. Di sabi nung anak nung nangangasiwa, yung parang rekamadera, si Inang Tikyal. Kaya nung sabi, ina, kahit nang wala si Flore, hindi natin sa kukunin ng gamit. Sabi ko na na-aksidente. Tapos eh, na ano ni nung anak, ito may igi pa ipadalang kaya natin ng, ng salumbaba. Gawa ng, di ba't lahat ng ginamit itong senior ay nakakagaling? Di ba't salumbaba pa? Umot na lang padala natin. Magalit sabi ay, pinadalhan ako ng binubad, ng umot na kulay puting ni silver-silver. Pinadala doon sa kay paring Ayo, yung driver ng kapalaran. Yung pinadala din ako sa, ano, sa PGH. Dalit sabi, nakatating doon si paring Ayo. Binigay doon sa misis ko. Sabi, pili na yun natin yan. Ipumot mo daw yung paring Floren o kaya ipahumot. Isa madalit sa kami, inumot. Bago ako operahin, sinitiskan uli ako. Eh, nung sinitiskan uli ako, eh wala na yung operahin. Kumbaga nawala na yung blood clot na sa utak ko. Dahil siguro, yung buhok na siya. Wala ko na sa buhok ko din naman ako. Para sa akin, ang tunay na debosyon at pagkakaya ay wala sa lugar, wala sa sining, wala sa mga santo at kung ano-ano. Ito ay nasa puso ng lahat ng nananampalataya.